Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, ayan, kung hindi nyo pa napapanood yung nose job procedure ko, so this is just a continuation. Today is my day one of recovery. So, kahapon lang ginawa itong ilong ko. So, as you can see guys, medyo kitang-kita pa yung mga dugo and yung stitches. So, for this video, I will update you every day until matanggal yung cast and sutures natin. And yun na yung magiging reveal natin for our nose job with Bello. So there you go. If you want to see my recovery journey and my reveal, just keep on watching. Pasensya na kayo guys, di ako makapagsalita ng sobrang, alam mo yun, yung exaggerated, kasi yung dito part ng lips ko para siyang hindi mo kayang i-expand, ganun. Normal lang na may mga lumalabas pa rin mga dugo-dugo from your nose. And ayun, since last night, ang sleeping experience ko naman, hindi naman siya sobrang sakit, hindi naman siya mahirap. Kasi kahit may sugat ako dito kasi kinuha nga yung cartilage ko, nakatulog pa rin ako ng maayos. And right now, totally wala akong nararamdaman na pain from my nose. Pero dito sa ear ko, may konting lang naman. Parang uneasy feeling siya. Parang may parang nakapisil na something. Yun lang naman yung pain. Pero tolerable siya guys, don't worry. Hindi siya yung nakakaiyak na sakit. So, it's nothing. Ayun, so tapos na akong mag-breakfast guys. And syempre may kailangan akong mga i-take na gamot. So, I'm just gonna prepare that. And other than that, kailangan kong mag cold compress for 2 hours today, this morning. So medyo amazed nga ako na nakakapagsalita na ako ng medyo maayos. Kasi I was expecting na first day of recovery, hindi mo na ako masyado makakapagsalita. As you can see guys, I can talk perfectly, char. Yun lang, bawal lang yung extreme like facial reaction. So, hindi ako pwedeng mag-smile. Hindi rin ako pwedeng tumawa. Mahirap lang is yung yun nga, pag-bleed ng nose. So, kailangan mo siyang punasan every now and then. Pero other than that, wala. Wala naman ako nararamdamang, ano, parang sobrang sakit na hindi kayang i-tolerate. As in, dito sa nose area, it's like, para lang siyang, ano, pinipisil lang na ganyan. As in, super wala lang. Ito, medyo mas, parang may kurot konti. So, medyo mas sakit ko. Which is, sinabi na nila sa akin na parang the pain will be felt here sa ear, sa nose wala masyado. So, yun, I'm just gonna take my meds and do my, you know, cold compress. Because after 24 hours, pwede mo na siyang, you know, hugasan konti tapos sabon-sabunan. Pero make sure na, syempre, yung sutures mo and yung cast mo hindi mababad sa tubig. So, ako siguro ang gagawin ko na lang, wet wipes na lang muna. Tapos, tsaka yung katawan na lang muna yung papaliguan ko. Since di naman ako lalabas for the 7 days, or depende, siguro kung kaya ko nang lumabas ng 5th day or 6th day, why not, diba? Tapos, siguro I will start like doing cardio kahit dito lang sa bahay on the 3rd day or 4th day siguro. Kasi it's advice na to do light exercise para mawala yung swelling. And it's also advice na huwag ka lang nakahiga the entire time of your recovery. Kasi pag nakahiga ka lang, yung parang swelling daw hindi siya bumababa. So, as much as possible, kailangan naglalakad-lakad ka. And pag natutulog ka, yung pillow mo mataas para naka-incline siya, para yung swelling bumaba. I'm just super excited yung sa magiging outcome. Pain-wise and irritability-wise, parang it's fine. It's super tolerable. Para ka lang may light dysmenorrhea, ganun. Ganun lang yung feeling. Closer look, yan yung nose ko ngayon. So, yung mga sutures yan. Tapos may mga dugo-dugo siya. I will clean it later with... And bumili ako ng Ago Oxinada, ayan, para dyan yan. Tapos lalagyan siya ng ointment. So, lilinisin natin with cotton buds later. Tapos, ayan, lalagyan natin ng topical ointment para maiwasan ang infection. So, yun guys, that's our update for today. I'll be back tomorrow. Hi guys! Day 2 of our nose job recovery. And as you can see, mas swollen yung face ko today. Ayan o. Kahapon wala to eh. Ayan, namamaga siya dito. And yung upper lip ko, ayan, sobrang maga siya. Kahapon hindi siya ganito. Para akong sinuntok dito.
And kung mapapansin niyo yung boses ko, parang mas mahirap siyang intindihin kasi parang nakaipit yung nose ko. Parang may runny nose, parang kung may sipon. Tapos, ayun, yun sa ear naman, guys, medyo mas nararamdaman ko na siya. Tutulog ako, para siyang pinitik na ganyan. Pero sobrang ano lang naman, saglit lang yung pain. Nagko-cold compress ako. So, kakataas ko lang mag-breakfast. So, iinom ulit ako ng gamot. Hindi naman siya masakit, guys. Kahit parang, tingnan nyo, parang bugbog na bugbog yung mukha ko. Parang you would think na masakit siya. No, it's not. Wala talaga ako nararamdaman dito sa nose area. Other than, yun lang, minsan nagdi-drip yung sipon, ganyan. Pero other than that, wala na. Mas yung pain talaga dito sa ear. Sabi sa akin, cold compress lang ng cold compress para mawala yung swelling. And as much as possible, yun nga, wag nakahiga lang the entire day. So recently, I'm just working on my online business, yung Savvy Swim ko, yung swimsuit line ko. Netflix, I've been reading books. And I've been also playing with my pets. Yan, para naman may konting activity. Pero siguro on the 4th day or 5th day, lalabas ako ng bahay para makapaglakad-lakad. Actually, expected ko naman na magiging ganito yung face ko. Akala ko nga mas malala na parang magkaka-purple-ish dito ko. Pero, ayan, so far wala naman. So, by the way guys, binigyan ako lang ganito. So, spray siya for your nose. Kasi pang-moisture daw. Kasi, syempre, meron mga namumuong mga dugo dyan or like mga kulangot. Ayan, andyan na yan. Of course, ililigisat ko siya every morning. So, meron silang binigay na ganito. Tapos, of course, meron tayong agua oxinada or hydrogen peroxide. And then, after cleaning, ayan, medyo mahirap tanggalin kasi yung mga namumuong dugo, guys. Ayoko namang, alam mo yon, ayokong linisin ng todo kasi baka bumuka yung sugat. Ayoko naman, natatakot ako. So, konting ano lang, linis-linis lang. And then, nilalagyan ko siya ng antibacterial ointment after. So, I do this every morning. Ayan guys, we'll update you again tomorrow kung ano yung mga improvements sa ating nose job healing. Hi guys! Day 3 ng ating nose job recovery. And as you can see, very swollen pa rin yung face ko. Ayan o, para siyang chipmunk. O, ang laki ng dito ko. Swollen pa rin siya kasi second and third day yung pinakamalalang swelling. So, I hope tomorrow medyo mag-die down na yung swelling niya. Kung pain, sobrang tolerable pa rin ang pain. Wala masyadong hassle and all that. Mas madali na huminga ngayon. Linisan ko na lang siya after itong update na to. Ayoko na ipakita sa inyo guys kung paano linisan kasi baka mandiri kayo or something. So, wag na lang. Yung bibig ko parang nawala yung... Hindi siya ganun ka-swollen na. Kahapon parang mas ganun siya. Ngayon hindi na. Tapos yung dito ko parang hindi na ganun ka-swollen. Parang yung magaan dito na lahat sa baba ng cheeks ko. Tapos parang mas swollen dito sa area na to kaysa to. Yun yung napansin ko. Ayan. Siguro by tomorrow, maghuhugas na ako ng hair. I'll figure it out kung paano ko siya hugasan. Kasi bawal nga mabasa to. Bawal din mabasa yung cast and yung ilong na area. Update ko kayo for the rest of the day kung ano yung mga kaganapan, kung ano mga ginagawa ko. Kasi, syempre, I know you're curious kung ano ba yung ginagawa ko the entire day kasi nga, nasa bahay lang ako. So, ayun guys, lilinisan ko lang siya and then I'll be right back. So, this is what I've been doing the entire day. I'm on my laptop just editing and uploading new videos. And also, ayan guys, Netflix. I'm watching Lost right now. It's a series. Sobrang haba niya. So, ayan, tinatapos ko na siya. As usual, I did my household chores. Ganyan, lakad-lakad konti. Pakain ng mga alaga kong aso at pusa. Ganyan. So, na-feel ko guys na medyo nalilesen na yung swelling. Nag-cold compress rin ako kanina. And so, nararamdaman ko medyo nagsusubside na siya guys. And mas ano na yung breathing ko ngayon, mas okay na siya. Kasi parang kahapon medyo hirap na hirap pa akong huminga, ngayon mas madali na. If ever man hindi ako makapag-salon tomorrow, baka dito na lang sa bahay. Pupunta naman si Miguel, so magpapatulong ako mag-wash ng hair. Actually, sabi naman ni doctor, okay lang na mabasa siya konti. Just make sure na i-blow dry siya after. Let's see tomorrow kung kaya ko nang lumabas. And all that. So, you guys, I'll update you again tomorrow. Hi guys! Day 4 na ating nose job recovery and lalabas kami ni Miguel. Pupunta kami sa Circuit Makati kasi malapit lang sa akin.
So, papawash na ako ng hair. Grabe, sobrang oily na niya, guys. Medyo apat na araw na siyang hindi napapaliguan. Magmamask ako, syempre. Nakaya naman. Makita nila yung mga ano, tahi-tahi. In fairness, guys, nalinisan ko na siya ng maayos. So, medyo wala na yung mga dugo-dugo. Tapos, medyo nagsubside na yung swelling. Dito na lang yung medyo mataba. Dito mga medyo mga wala na. Ayan, guys, we're here. Grabe yung pulse ko. Ang inip. Naririnig kaya ako? Na nasa circuit Makati na kami, guys. And 30 minutes pa daw yung salon. So, mag-grocery muna kami. Banglo. Yehey, tapos na. So, balik na kami sa bahay. I'm finally home, guys. Napaliguan ko na yung hair ko, pero tinali ko pa rin kasi tumatama yung buhok dito sa sugod sa likod. So, baka kasi ma-infection, takot ako. So, nagtali pa rin ako ng buhok. And medyo makate siya. So, ayan, kakain ako ng lunch. Tapos, inom ulit ng gamot. Tapos, cold compress. Para mawala yung mga magamaga dito. So, update ko kay later kung may mga kaganapan pa for today. Hi guys! Day 5 of our nose job recovery. And so far, ayan, wala na tayong swelling sa lip. So, mas nakakapagsalita na ako ng maayos. And pansin ko, dito na lang talaga yung swelling. Oh. Dito sa parang may cheeks part. Tapos, nalinisan ko na ng maayos yung sugat. And parang nafe-feel ko na nag-heal na talaga siya kasi medyo na nakakaramdam na ako ng kate. Di ba usually pag makati yung sugat, ibig sabihin gumagaling na siya. Even dito sa tenga ko, so lagi ako nakatali kasi parang mas kumakati siya pag dumidikit yung hair ko. So yun guys, so far parang ano lang, parang may sipon lang ako. So, usually, ready na may tissue ako sa tabi ko kasi tumutulo yung sipon. Ginagamit ko yung spray na to pag di ako makahinga or like feeling ko clogged yung nose ko. So, super effective siya, guys. So, I spray it 6 to 8 times a day. Super helpful siya. Actually, ngayong palapit na tayo sa pagtanggal ng tahi and ng cast, hindi na ako nahihirapan masyadong matulog, ganyan. Hindi na ako nahihirapang huminga through my mouth. So, yun yung advice ko sa inyo, guys. Pag nagpa-rhinoplasty kayo, more breathing on the mouth kasi hindi nyo masyadong gagamit yung nose nyo for a week. Pero, as of now, mas nakakahinga na ako through my nose compared to the second day and third day. Yung talagang parang pinaka-intense na days na ng healing ko. So, today, parang day 5, chill lang ako. Parang nasasanay na yung katawan ko na, ayun nga, may nagbago sa nose ko, ganun. So, ngayong 5th day, ang iniinom ko na lang is antibiotics and yung arnica pellets. Ubus na yung nasa tap, yung decongestant, ubus na siya. So, for ano lang yun 5 days. Since the day of the surgery until kahapon, so yun, 5 days na yun. Tapos yung hemostan, 3 days lang yun, so matagal na akong tapos doon. So, antibiotic na lang and the arnica pellets for swelling. Malapit na natin tanggalin yung cast at tahi ng ating nose. Ayan, 2 more days. So, 6th day, 7th day, 2 PM, pupunta ako sa Bello Medical Clinic sa Green Hills para ipatanggal. So, I'll update you again guys tomorrow kung ano yung mga improvements natin sa ating nose job recovery. Hi guys! Day 6 ng ating nose job recovery and kung mapapansin nyo, medyo wala na yung swelling sa aking cheeks and yung natitirang swelling na lang is dito sa nose area. So, yung lips ko normal na, yung cheeks ko hindi na as swollen as yesterday. Tapos, kung mapapansin nyo, mas clear na yung voice ko ngayon as compared to the past few days pero medyo ano pa rin parang sinisipon pa rin kasi ganun talaga guys. I think kahit after tanggalin yung cast tomorrow magiging ganito pa rin yung voice ko.
I think parang may adjustment stage ata na 1 month para bumalik yung dating voice and bumalik yung dating breathing. So yun guys, kung pain, wala na akong nararamdaman na pain dito sa ears. Diba sabi ko nung mga first few days, medyo masakit yung sa ear. Ngayon wala na akong maramdaman, as in totally wala na. Unless, syempre pag nahawakan mo yung sugat or pag may tumama or something yun, syempre masakit. Pero now, parang wala akong nafe-feel na anything na discomfort or ano, wala. Super excited for tomorrow. Today, mag-e-edit na ako ng video ng ating yung procedure mismo. For sure, napanood nyo na siya by this time kasi hindi nyo papanoorin tong video na to. Hindi nyo pa napanood yon. And by the way, guys, don't expect too much sa outcome tomorrow, sa reveal bukas. Kasi the total healing will actually take 6 months. As in, yung talagang final look niya, 6 months pa siya. Pero yung totally healed is I think 1 month. Kasi bukas, magiging swollen pa rin siya. Tapos magsusubside siya for at least a month. Ganyan. So habang tumatagal, gumaganda yung forma ng ilong. Kasi nag-a-adjust siya sa katawan natin. Kasi syempre nilagyan ng cartilage and ng Gore-Tex and all that. So ayun guys, we'll update you tomorrow. Tomorrow's the big day. Tatanggalin na to. So yun guys, we'll be back again tomorrow. Hi guys! Day 7 ng ating nose job recovery and today is the day tatanggalin na po ang ating cast and tatanggalin na rin yung tahe, ayan, sa tenga and of course dito sa nose. So as you can see guys, the swelling is hindi naman totally gone pero as compared sa first few days ng ating nose, sobrang swollen ang ating face and ang ating nose area. Ngayon, parang kitang-kita mo na yung parang form niya. Every time na mag-upload ako ng video, ilalagay ko kung ilang days na after the surgery para makita niyo yung improvements ng aking nose. I'm super excited kasi finally, ayan, matatanggal na siya. Hindi na siya, mahuhugasan ko na yung maayos yung face ko kasi parang feeling ko parang sobrang oily na ng ilong ko. Sobrang gusto ko nang maghugas ng face ng totally, ng maayos. And today, napaliguan ko yung hair ko on my own. So, ang ginawa ko, parang nakabaliktad lang yung ulo ko. Tapos, shampoo and conditioner. In fairness, hindi naman masyadong nabasa yung sugat ko sa ear. So, ang ginawa ko na lang is, after mag-wash and all, towel agad. Tapos, yun, nag-blower na ako ng hair. And mag-ayos na kasi pupunta na kami sa Bello Medical Clinic later, 2 PM sa Green Hills. So, ayun guys. Update ko kayo pag nasa Bello Medical Clinic na kami. Finally here sa clinic, guys. Ay, same pa pala tayo ng suot. Ay, oo nga. Hindi namin pinag-usap. Ang weird niya ako makatawa. Parang, ganun lang yung tawa ko. Hi, Dom. Hello. How are you? Hi, okay. Maganda ba daw? Yeah. This is not yet your look, huh? You will still improve probably week by week. If you take photos week by week, you can see the significant improvement. But everyday photo, wala pa masyado. Hindi masyado. So yes. Dapat weekly, no? Weekly to? Photo, yes. Mm-hmm. Ang ganda na kaya to. Ang taas. Ang ganda. Mababa niya. I'm so happy. So everything will still go down. Ito, the tip will still go down. At least your tip is better. Okay, then you have an elevated this one. Hindi na siya, ano, better, hindi na siya drooping. Kita yes, ko na yung butas yes, ng ilong ko. Okay, they will gradually go away. So happy. Ganun pa talaga, dok. Di ba nakakapag-smile, no? Masyado. Yes, medyo matigas. Mm-hmm. The nose is matigas. Your lips is also matigas. This will soften up gradually papuntang 2 months. Because you have everything was a bit changed. The structures inside was restructured. Okay. Mm-hmm. Thank you, Doc. I love it. Thank you, Doc. Thank you. Actually, you look good in picture. In picture only, Doc. This is in person. Oh, okay. I'm finally home, guys. So nakapagpalit na ako. I've already washed my face. Ito na nga ang outcome ng ating nose job or rhinoplasty procedure. Pero guys, hindi pa ito yung final kasi syempre may swelling pa yan. So, ninipis at liliit pa yan. Habang tumatagal, syempre mas huhulma siya sa face ko. Syempre in the future, makikita nyo yung improvement niya kasi syempre mag-vlog pa rin ako at makikita nyo kung ano yung improvements. But
Guys, I swear, ngayon pa lang sobrang masaya na ako sa outcome. Kasi tignan nyo, sobrang, ayun, ang liit na niya. I mean, hindi na siya super wide. And ayun, ang tangos niya, guys, sobrang taas. And as you can see, guys, nakikita nyo na yung butas ng ilong ko. Kasi dati, hindi siya kita. Ipapakita ko sa inyo, ha. So, this was my nose before. Kung makikita nyo, guys, hindi ganun kakita yung butas ng ilong ko dyan. Now, ayun, no? And, ayun, marami pang improvements to, guys. Hindi ito yung final. After, I think, a month, doon natin mas makikita kung ano yung final na itsura niya. And, ayun, so far, I'm super happy with it. And medyo masakit nga lang yung ano guys, pagtanggal ng sutures. Actually, mas nasaktan ako doon kaysa doon sa procedure. Pero, ganun talaga, kailangan tiisin. And, ayan, ang sabi sa akin ni Nurse Lore, kailangan ko pa rin siyang linisin and lagyan ng ointment, yung antibacterial ointment natin. So, ito yon. So, for 3 days, so kailangan pa rin alagaan. Kasi, syempre, sugat pa rin yan. And, ayan, parang nagkaroon ako ng mga whiteheads. Sabi naman ni Doc, kusa naman daw matatanggal yung mga yan. Basta, laging hinuhugasan yung face. Namuo yan kasi syempre you know, naka-plaster siya for how many days. So, hindi siya nahuhugasan and syempre init din and all that. So, there you go guys. Finally, I'm so happy. I'm super, 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 super happy. Hindi ko matigilan na tignan yung ano ko. Sarili ko sa salamin. So, there you go guys. If you have any questions, just comment below. And if you enjoyed this video, don't forget to like and share it. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching. Till my next vlog. Bye!